So, hi guys! Welcome back again to my channel. So, for this vlog naman, ang title nito is Tanong Nyo, Sagot Ko. So, let's start! So, yun, marami kasi nagtatanong dun sa comment section. So, ang dami kasi nila. Ang dami talaga yun, no? So, hindi ko na kasi siya ma-replyan if ever kasi nga busy rin naman talaga ako sa barko tsaka mahirap yung internet. So, habang nandito pa ako sa hotel at wala pa naman masyadong ginagawa is, yun, pinili ko yung mga question na sa tingin ko masasagot ko siya. Disclaimer lang, kasi yung mga isasagot ko dito is based on the best of my knowledge lang talaga at based on my experience din. So, yan. Nandito siya sa papel na to. Sinulat ko. Diba ang sipag ko? So, first question is from Ashley Kit Pandilio. Ang pinakatanong niya is, gusto ko po sana ng help paano mag-apply sa RCCL. Salamat. So, for that question naman, actually, meron akong tutorial about kung paano mag-apply sa Royal Caribbean. So, siguro ito, panoorin nyo na lang siya, yung video na to, kung hindi lalabas sa taas. Aisha Abdullah Wahab. Kailangan po ba fresh grad may experience kapag mag-apply? Well, to be honest, hindi naman kailangan na graduate ka ng college. As long as nakapag high school ka or kahit nga elementary, pwede na. Tapos, about naman sa experience is kailangan talaga meron. Kasi dun sila magbe-base sa resume mo kung ano yung mga experience mo. Depende dun sa ina-applyan mong position. So, kailangan at least siguro meron ka ng 1 year of experience. I-check mo na rin yung qualification. Kung sa tingin mo tanggap ka, then applyan mo. From Ace Brad Boy Bolando, pwede po ba kahit construction, experience, at high school graduated ng alternative learning system? Pwede pa rin ba makapag-cruise ship? Sana mapansin niyo po. So, yun, napansin ko naman. So, well, to be honest, I don't have any idea ever sa mga construction sa barko. Pero, yun nga, sinabi ko, pwede naman kahit high school graduate. As in. So, from Jay Demisad, Sir, anong email po yung ilalagay sa dulo bago i-submit yung kasama nung captcha? Ah, yung tanong niya kasi about kung paano mag-apply sa Royal Caribbean. So, meron niya akong vlog about doon. Actually, ang ilalagay mo lang na email is kung ano yung email na ginamit mo nung account na yan na ginawa mo. Kunwari, antonybangga@yahoo.com. So, yung email na ilalagay mo sa baba, yung antonybangga@yahoo.com before mo i-submit. From Freddy Hernandez naman, paano mag-follow up ng application? About rito sa pag-apply niya sa Royal Caribbean. Well, actually, kung na-hire ka na, is pwede kong ibigay sa inyo yung email para mag-follow up nung mga documents na kailangan ipasa. Pero to be honest guys, kung nag-a-apply pa lang kayo, bali, nakadepende kasi yan sa hiring coordinator or yung hiring personnel ni Royal Caribbean. Kung matatanggap kayo or hindi, or kung mapapansin yung resume nyo or hindi, bali, wala talagang chance na pwede nyong ma-follow up yung account nyo. Pwede, gawin nyo lang updated yung resume nyo or updated yung account nyo. Yun. Andrex Biosia, nag-training ka rin po for swimming? Well, to answer your question is, actually, hindi talaga ako marunong lumangoy. As in, to be honest, as in 100% zero knowledge ako in terms of swimming, kaya nga natatakot din ako. Pero, meron kasi tinatawag na BT o yung basic training or yung SOLAS na mas kilala siya, dating tawag. So, dun sa SOLAS na yun is 7 days mag-aaral ka and then 1 day na practicum. Tapos, dun tatalon ka sa swimming pool. Kumbaga, yun yung pinaka-practical. So, okay lang naman kahit hindi ka marunong mag-swimming kasi ako hindi ako marunong mag-swimming. Sa Robles naman, may age limit po ba sa housekeeping at ano po yung agency? Siguro, yung tanong niya, anong agency ako? So, I think wala naman talagang age limit, especially dito sa company ko ngayon, pero hindi ko lang sure sa iba. Pero at least 21 years old and above ka, guys. Tapos, ang agency ko, hindi siya talaga ako Royal Caribbean. So, merong sariling office si Royal Caribbean sa Manila. From Davidson Waki, paano po pag walang diploma? So, sa question mo naman na yan is, actually, okay lang kahit walang diploma or kumbaga hindi ka nga tapos ng high school or college kasi ang labalan naman talaga is experience-wise. So, yun naman talaga hinahanap. Hindi naman yung diploma. Kasi ako mismo, nung nag-apply ako, hindi naman tinanong kung college graduate ako eh. Hindi rin naman hinanapan ng diploma. Hindi rin naman tinanong yung diploma ko for high school, college, elementary. Wala namang hinanap na ganun. Kaya okay lang, kahit walang diploma. For Michael Obiera,
Sir, ilang taon ka po nung nakasampahan ng barko? Well, nakasampa ako ng barko, I think 24 years old ata ako nung that time. Kasi, nakaresign ko lang yung sa Starbucks. Eh. Basta 2018 yun eh. 2021. O, tama. Kasi 27 ako ngayon. So, 24, 25, 26, 27. So, tama. 24 years old ako nakasampa. RJ T-Blog. Sir, ask ko lang po, saan pwede mag-follow up ng email sa RCC for follow up ng application? So, yun, nasagot ko na siya kanina. So, wala talaga siyang email na pwedeng i-follow up eh. Pwede mo lang i-update yung mismong account mo kung saan yung ginamit mo sa pag-a-apply dun sa position na gusto mo. For Risa May Merando, Kuya, kailangan po ba talaga 5-star hotel experience mo bago makapag-barko? Well, to answer your question is, depende siya sa position. Kasi ako, yung position ko naman is, hindi naman nire-require na kailangan meron kang 5-star hotel experience. Siguro, depende sa mga position like assistant waiter, waiter, attendant. Siguro kung makapasok ka sa hotel na 5-star, which is much better siya kasi nga magandang experience siya or kumbaga training ground. So, mapapansin ka nga talaga kagad. So, nakadepende talaga sa position. Pero kasi minsan, bago nyo siya applyan, meron kasi mga qualification. Kung titignan nyo, kung tingin nyo pasok yung qualification nyo dun sa requirement na hinihingi, then applyan nyo. O ako naman kasi, nakapagtrabaho din naman talaga ako sa Edsa Shangri-La Hotel, pero 7 months nga lang. The next job ko is sa Starbucks. So, hindi naman siya hotel. So, coffee shop siya. So, yun. Jerderl Domingo. Hi sir, okay lang po ba mag-apply sa barko kahit may hearing impaired? Medyo hindi lang ako sigurado sa isasagot ka, pero siguro nakadepende siya eh. Kasi minsan sa interview pa lang, preliminary interview, may certain question about health na tinatanong. Siguro kung maipapasa mo yung medical, as in pwede naman. Kasi once na nasa barko ka naman, wala naman discrimination kung ano man yung mga meron ka eh. Kasi di naman nila tinitignan kung may kapansanan ka. Tinitignan nila kung paano ka magbigay ng service or kung paano mo ibigay yung trabaho na nire-require nung job mo. So, I guess for this question, tingin ko pwede naman kasi may mga ano naman na, diba, sinusot para mas marinig mo yung isang bagay or para mas marinig mo yung usapan. You can try if ever. From Bugoy TV, ano mo kaya kunin ko mga training credentials para makwalify? Well, magandang tanong siya. Ako kasi, try na ako nun dati. Pero wala pa talaga ang mga requirement documents or kumbaga pinaka-passport lang meron ako tapos pa-expired na. So, yung mga training na pwede mo makuha para maging credentials mo is unang-una yung Seaman's Book o yung SIRB, Seaman's Identification Record Book, yung basic training or yung SOLAS. Once na kuha mo na yung certificate, ipapa-COP mo siya or Certificate of Proficiency, BTCOP. And then yung SDSD, yung Ship Designated with Security Duties at, ayun, tama, if I'm not mistaken. Yun yung mga kukuhain na basic requirements so far. Pero, nakadepende naman sa mining agency kung may ipapadagdag pa sila or wala na. Actually, sasabi naman nila if ever sinatawagan ka nila or email nila kung ano pa yung kulang mo na requirements. Pero so far, yun yung mga basic na dapat nyong kuwain. From Paul C. Hi, Lods. May idea po ba kayo saan pwede makapag-apply bilang sales associate sa barko? Well, yung ganyang question is actually, meron kasi ako mga nakausap na mga crew member na katrabaho sa mga shops. Actually, ng mga Pilipino din ah. Kumbaga, mga Tagaspa. Hiwalay kasi sila ng, hindi sila direct kay Royal. Kumbaga, parang concessionaire na tinatawag. So, iba yung company nila. Basta, hindi sila under ni Royal. Actually, sa Pier 15, search nyo lang siya. Sure ako eh, dun yung pinaka-agency nila regarding dun sa mga sale associate para makapagtrabaho sa barko. Tsaka dun din sa mga spa, yung mga ganun. Nakalimutan ko yung pangalan ni minention siya sa akin pero hindi ko na ma-recall. Arnold Gilardino, kung paano magpadala ng pera from cruise ship? Well, good question. Actually, sa cruise ship kasi, meron kami tinatawag na payroll account or yung pinaka-card namin, which is yung North Lane. Yun yung namin, debit card. So, doon pumapasok yung sahod namin. So, actually, meron kang choices if ever kung gusto mo or kung paano ka magpapadala. Merong sumasampa sa barko para makapagpadala ka sa Western Union. Pwede naman via online. You can use using yung mga transfer app or remittances ba tawag dun? Like, Remitly yung pinaka-best example. Kasi na-try ko na din siya. Kumbaga, i-coconnect mo lang yung Wirecard account mo dun sa Remitly. Tsaka, meron pang iba. Alam ko marami pa eh.
Tapos, pwede rin naman via bank account, actually. Kukonnect mo lang din yung account mo dun sa war card mo. Tapos yung every sahod, nakadepende sa'yo kung madami yung papadala mo or kung automatic mo na siyang gawin. Kasi ako, ang ginagawa ko, automatic na siyang nakadiretso dun sa bank account ko. So, yun. May chance kaya kahit 37 years old makasampa. Planning to enroll sa Mika para matuto. So, I guess, hindi naman late yung 37 years old. Actually, meron akong mga naging katrabaho na almost 60 years old na gano'n. Nasa barko pa rin naman sila. As long as mapapasa mo yung medical and as long as qualified ka dun sa certain position na ina-applyan mo nga. Siguro wala naman masamang mag-roll sa mga training school like Mika, which is, ako din dati actually pinag-isipan ko siya pumasok sa Mika. Kaso, pricey lang talaga, pero kasi at least, diba, malaki na yung chances na i-prioritize ka nila if ever dun sa applyan mo. Or kumbaga, kunwari, may opening. So, syempre nakapag-training ka na, diba? So, alam mo na yung pwedeng maging trabaho mo if ever dun sa barko. Kasi nga, yung training school ng Mika is kumbaga pine-prepare nila kayo dun sa trabaho pwede nyong maging trabaho dun sa barko.